Good morning guys. January 2 ngayon, alas 10 ng umaga to ginagawa tong video na to. Actually, ito yung unang video na gagawin ko. Hindi muna ako magbaboxing. Although sumagot na si Casimero, meron na siyang bagong vlog. Medyo parang magiging mas ano yata, medyo magiging toxic yata yung ating January sa boxing dahil sa sagutan. Hindi to papalampasin ng mga vlogger, syempre. Syempre sasagot 'yan. Pero hindi lang po 'yan ang pag-uusapan natin. Siguro dito po sa Pausalud project. For now. Although I do have some ideas, hindi ko muna sasabihin sa inyo na mas maganda mga vlogs dito sa channel na to. For now, we talk about kung ano yung trending at saka personal po, no? So actually po, medyo wala pa ako sa work mode. Actually, bukas may lakad pa kami ng family ko. So, meron pa kaming bakasyon. Last na yon. So, afternoon medyo mas magiging consistent na ako pati sa mga live ko. Baka mamayang gabi mag-live pala ako doon sa Pauco Sports. So, konting reaction doon sa sinabi ni Casimero. Pero hindi yun ang focus natin, sa kabila ko gagawin. On a personal note po, tapos ano pala, no? Grabe yung lindol na nangyari sa Japan. Naparoon ko yung mga ano, yung mga videos, nakakatakot din. So today po, ano yan, ha? Japan earthquake, grabe yung nangyaring earthquake sa Japan. Although sanay na naman ang Japan sa earthquake, syempre nakakatakot pa rin. Ako nung bata ako, ang pinaka siguro, no, pinaka malalang lindol na naranasan ko dito sa Manila. Bata pa ako eh. Hindi ko na matandaan kung anong pangalan, kung kailan yun eh. Pero doon kami sa kalsada mismo, as in umaalog yung kalsada. Although recently, maraming mga lindol-lindol akong nararamdaman. Of course, tayo lahat, pati dito sa Mindanao, maraming mga... Dito rin sa Cavite, no, may mga lindol din. Medyo akaba, no? Diba, sinasabi nila meron the big one. At dito na ba yung 2024? Anyway, ang Japan pala, nakakaranas pala na sila ng mga 1,500 earthquakes in a year, approximately. Tapos meron silang ano, parang 5 to 7 daw serious earthquake. This could be a serious earthquake or not. I'm not quite sure, pero sana po okay po yung mga ating mga kaibigan po sa Japan, kasi may mga Filipino po tayong kilala doon. Although sa coastal line yung ano, yung earthquake eh. Sa coastal line po. So kaya may tsunami warning eh. Naalala ko tuloy yung ano, yung may pelikula ngayon sa Netflix eh, yung sa nuclear ano nila, power plant, nagkaroon ng tsunami tapos nagkaroon ng issue. Parang maganda panoodin ngayon. So we could be prepared. So anyway, gamitin ko, sabihin ko na rin, may mga jino-joke-joke ito ng mga Pilipino na pag dito daw sa Pilipinas, nagkaka-earthquake, ang nangyayari, mauna pa yung post. Ipo-post muna, earthquake, sila yung nakauna na magsabi na may lindol. Pero sana po okay po lahat. At pag nagkalindol dito, labas kayo ng bahay sa open area para hindi kayo nalalaglagan. Tapos pwede rin kayong ano, no? Tawag dito. Table kasi natin, hindi masyado matitibay. Hindi ko recommend sa table. Kung matibay yung table nyo, sa ilalim ng table. Eh ako, nasa building ako, hindi ko alam pa paano ako bababa. Hindi na ako bababa, no? Eh pagdadasal ko na lang yung building, hindi malaglag. Anyway, siguro, ano, share din ako dun sa video ni Casimero. Arab binanggit din ako doon, but vlog naman niya po yun. At ang hirap magsalita ng sa Bisaya niya po kasi, no, na makaintindi man ako ng konti, gamay man ng Bisaya doon. Magtanong muna ako ng full context, pero medyo hindi maganda yung mga ano, mukhang mainit, mukhang mag-iinit po. Sa akin po, no, sa mga kaibigan nating vloggers, na ito siguradong mag-hit ito. Dahil sa mga ano, ha, sa boxing community na kinabibilangan ko rin, pag hindi po nyo kaya yung init ng pagba-vlog at ng katoksikan ng sa community natin, huwag na po kayo mag-vlog. Pero kung kaya nyo, sa inyo yan. Ano? Although yung kapalit nyan, medyo na-stress din. I'm sure na-stress din yung mga tao.
ako nga, na-stress. Tagal-tagal ko na sa pagbablog eh. Na-stress pa rin ako. Yun lang. Just wanted to share something and on a daily basis because ito yung nawala sa akin. Nawawala ako sa balita sa mundo eh. So, share lang. Magbabasa lang ako ng balita sa mundo. Sa mundo, yung trending sa Pilipinas ha. At least January 1, no, obviously, New Year's Eve trending. What's happening today? Yung mga article po ito, para at least legit lagi yung source natin. Hindi ako masyado interested. Kung ano lang interested ako, Denmark Queen Margaret, itong Japan earthquake na ano ko na, ano meron? Abdicate. Denmark Queen Margaret to step down January 14 after 50 years siguro to. So, okay. At least nalaman natin. Dispatch Couple 2024. I'm still trying to figure out. Siguro ang ginagawa lang natin sa araw-araw gagawin ko to para mapagbasa-basa naman ako ng ibang bagay. Kasi ito yung ano ko eh, yung parang isa sa resolution ko eh. Ano to? Here's the detailed history of all the Koreans New Year's couple. Hindi pa nakabukas yung aircon ko. May init. Nakabukas bintana eh. Para may iba-iba yung Year of the Dragon pala ngayon. Year of the Dragon ba? Year of the Dragon celebrated on Jersey. Teka. Year of the Dragon. Ba't ito? Monkey. Ano to? Monkey. Year of the ano ngayon ba? Tingnan ko nga. Sa-search ko lang nga. 2024. Year of the Dragon nga. In Chinese astrology, each year is associated with an element and an animal sign. 2024 will be the year of the wood dragon. What awaits you in the wood dragon? People understand the dragon because of its power, vigor, and charm. Nako. Swertihin kaya tayo? Swertihin kaya tayo? Kaso may association nito kung ano ko eh. Kung ikaw ba ay anong horoscope mo eh. Ako... Let's check what you have in the year 2024 per Chinese astrology. So, ako, ano ba ako? Tiger, ano ba ako? Aquarius. Checking ko lang ah. Ba't ganun, Pig Scorpio? Medyo magulo ah. Tigers may encounter some hurdles 2024 as the energy of the wood dragon can produce more competitive and unanticipated circumstances. You'll be observing and analyzing things, trying to assess yourself and your objective. As a result, your finances will be secure in 2024 since you're not very satisfied with flirtation. You'll be pickier about who you meet. Oh, so magiging ano pala ako dito, maingit pala ako sa 2024. Magiging okay yung finances ko daw. Pero ako ba talaga to? Tiger or Aquarius? Medyo weird. Anyway, sa ako natitingnan kayo ba? Swerte ba kayo? Rohan Dennis. Who's Rohan Dennis? Cyclist. Australian cyclist Rohan Dennis in debt. Ah, namatay yung asawa. Clock. As the clock struck might, City Public Health. Okay, wala masyado. Calendar horoscope. Zodiac sign. Puro zodiac sign. Sige na, mag-open ako ng isa dito. Click ko lang at tingnan ko anong merong sa horoscope ko. Here's to give you a glimpse of the year ahead. What every sign can expect according. Ayoko nang magbasa. Hindi ko naiintindihan to. Di ko naiintindihan eh. Never mind. Manny Pacquiao trending oh, number 12. And this is because of the ano, yung potential fight niya kay Floyd Mayweather in announce sa Japan during the holiday games sa Ryzen. Grateful, Chinese New Year, Spurs vs Celtics. Of course, lagi-laging trending ang basketball sa Pilipinas. Kahit anong araw pa. What's Gilly? That's the car. Chinese automaker Geely raised sales target for 2024. Ah. Marami na rin Geely ngayon. Sasakyan eh, no?
Medyo marami na rin eh. Anyway, so, yun lang. Siguro, tulungan nyo ako every day if I'm planning to actually do this live version. Ngayon lang, I'm not ready for the live version kasi medyo recorded ito, pre-recorded live siguro gagawin ko. Medyo hindi pa ako handa sa live kasi baka maraming ano eh. Maraming siguro sa susunod, every morning pre-recorded live dito. May pagkwentuhan lang ako every morning sa inyo about certain topics, certain trending topics at reactions sa buhay-buhay. I'm also planning to share ko lang sa inyo. Meron kasi meron akong Pocket 2. Yung ginagamit yung maliit pang ba-vlog. Kaso parang gusto ko mag-interview on the go. Isa lang yung mic nun. So bala ko bumili ng mic. Ano bang magandang mic? Yung mura lang. Ayoko masyadong mahal. Kasi hindi ko alam kung magagamit ko yun. Kasi lagi lang ako nandito sa bahay. Recently lang ako nagsisialis ulit eh. Yung Ulanzi ba o yung Boya na lang bibiling ko? Let me know nga sa comment section. Anyway guys, salamat po.